Mitolohiyang Pilipino. Bago dumating ang mga dayuhan, ito ang nagdikta kung paano mamuhay ang ating mga ninuno. Balikan natin ang mga Diyos at paniniwala noong unang panahon. Umpisahan natin kay Bathala. Siya ang may kapal sa lahat. Siya ang tagapaglikha ng mundo at tagapagsubaybay ng sangkatauhan. Istrikto siya sa kanyang mga batas, ngunit galante sa mga sumusunod sa kanya. Bahala na! Yan ang paboritong sabihin ng mga taong laging asa sa biyaya ni Bathala. Ikaw, ganun ka rin ba? Siya naman si Idaya Nale, goddess of labor and good deeds. Isa siya sa mga katulong ni Bathala na nakatira sa kalangitan. Dito na pang-asawa niya ang isa pang Diyos na si Dumangan. Tinatawag siya ng mga sinaunang Tagalog bago simula ng kahit anong gawain, lalo na kung sa bukid, upang matapos ang mga ito ng matiwasay. Magandang ipangalan sa anak na babae para masipag. Siya naman si Dian Masalanta, goddess of lovers, childbirth, and peace. Pinakamabait at mapagmahal sa mga Diyos ng langit. Pinarusahan si Dian Masalanta nang umibig siya sa isang mortal. Ipinatapon siya sa mundo ng mga tao. Isang parusa na labis niyang ikinasaya dahil makakasama na niya ang kanyang mahal. Simulan mo nang magdasal sa kanya. Baka sakaling pagkalooban ka rin ng tunay na pagmamahal, Diyos ng mga Tagalog, pero wala namang pinipiling lahi ang pagmamahal. Siya si Aniton Tabu, goddess of the wind and rain. Tinatawag din na Aniton Tau sa Sambales. Sinasabing dating mataas ang posisyon niya sa mga Diyos, ngunit ibinaba ang kanyang ranggo dahil sa labis na kayabangan. Siya naman si Dumakulem, guardian of the mountains. Kilala siya sa mga sinaunang Tagalog bilang magaling na mga ngaso. Siya naman si Libulan, god of the moon, patron god of homosexuality. Ayon sa ibang kwento, naakit ng kagandahan ng buwan si Sidapa, Diyos ng kamatayan. Niligawan niya ito nang hindi iniisip na pareho ang kanilang kasarian. Sinasabing hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila at masayang naninirahan sa Mount Madjas sa Panay. Ayon sa kasaysayan, hindi naging issue ng mga sinaunang Pilipino ang kasarian. Pareho ang paggalang sa mga kababaihan at kalalakihan. Malaya din silang ibigin ang sino man maging kapwa lalaki o babae man. Siya naman si Dumangan, God of Good Harvest. Sa kultura ng Sambales, si Dumangan ang dahilan ng magandang ani ng bigas. Asawa niya si Idaya Nale at pareho silang nakatira sa kalangitan. Baka sa kanya tayo dapat nagdarasal tuwing tagtuyot. Siya naman si Amihan, deity of the wind. Isa siya sa unang tatlong nilalang sa mundo, kasama ni Nabathala at Aman Sinaya. Sinasabing wala siyang kasarian at isinisimbolo ng isang gintong ibon. Ayon sa mga kwento, si Amihan ang nagligtas sa mga ninuno na sina Malakas at Maganda mula sa pagkakakulong sa isang kawayan. Siya naman si Aman Sinaya, goddess of the sea. Karibal ni Bathala, ang pag-aaway daw nila ang dahilan ng pagkakabuo ng ating arkipelago. Pinadalhan niya ng malakas na alo ng Diyos ng Langit, na ginantihan naman nito ng pagbato ng malaking tipak na lupa. Mula dito nabuo ang ating mga isla at kabundukan na pinalibutan ng karagatan. Noong unang panahon, nagdadasal ang mga mangingisda kay Aman Sinaya bago pumalaot sa dagat. Ang mga nakakalimot daw na magpaalam ay nilalamon ng malakas na alon at buhawi. Sila naman ang demigods. Tatlong anak ni Bathala sa isang mortal. Sila ay si Hanan, goddess of the morning, si Tala, goddess of the stars, at si Mayari, goddess of the moon.
Siya naman si Bakunawa, Giant Sea Serpent. Sa ibang istorya, meron daw tayong 7 buwan noong unang panahon. Ngunit kinain ni Bakunawa ang mga ito hanggang sa isa na lang ang matira. Upang protektahan ang huling buwan, inutusan ni Bathala ang mga tao na mag-ingay gamit ang kaldero at kawali upang matakot ito. Siya naman si Ana Golay, Goddess of the Lost Things. Ipinangalan sa kanya ang isang asteroid matapos itong irekomenda ng isang Pilipinong estudyante at manalo sa libu-libong pangalan na ipinasa ng 85 na bansa sa Space Generation Advisory Council. Siya ay si Satan, God of the Lower World, pinuno ng kasamaan, ang sinaunang impyerno. Inakit niya ang mga mortal na gumawa ng masama sa tulong ng kanyang 4 na alagad. Ang mga alagad ni Satan. Una, si Mga Ngaway, isa siyang healer at killer. Kaya niyang pahabain o paikliin ang iyong buhay gamit ang kanyang mahiwagang baton. Pangalawa ay si Mansi Silat, homewrecker. Madalas na nagpapanggap bilang matandang nanlilimos upang makapasok sa mga bahay at makapanira ng mga relasyon ng mag-asawa. Ang pangatlo ay si Mangkukulam, most powerful witch. Sinisilaba ng apoy ang bahay ng kanyang biktima. Kapag mabilis na naapula ang apoy, mabilis din siyang mamamatay. At ang pinakahuli ay si Hukluban, or shapeshifter. Kayang manakit ng kahit na sino sa pamamagitan lamang ng salita. Umalik tayo sa mga Diyos. Siya naman si Mapulon, God of Seasons. Asawa ni Lakapate, itinuturing siyang isa sa pinakamabait na diwata. Kilala rin bilang diwata ng kalusugan, minamanipula niya ang panahon upang magpatubo ng mga halamang gamot para ibigay sa mga may sakit. Ayon sa mga kwento, matagal na niligawan ni Mapulon si Lakapate bago niya nakuha ang pag-ibig nito. Siya umano ang dahilan kung bakit sinusuyo ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga iniirog mula pa noong unang panahon. Siya ay si Lakapate, Hermaphrodite, Goddess of Fertility and Agriculture. Kilala siya bilang isang pinakamabait na diwata ng mga Tagalog. Tuwing panahon ng ani, itinataas nila sa langit ang kanilang mga anak at nagdadasal. Lakapate, pakanin mo, yaring alipin mo, huwag mong gutumin. Nang maglaon ay naging asawa siya ni Mapulon matapos ang maraming taon ng panliligaw. Siya ay si Aring Sinukuan, Sun God of War and Death, Kapampangan Region, nanirahan sa Mount Arayat. Siya umano ang nagturo sa mga sinaunang kapampangan ng metalurhiya, pangangahoy at pagpapalay. Sinasabing mortal niyang kaaway si Apong Malyari. Ang mga anito, mga diwata na inatasan ni Bathala na mamuhay kasama ang mga mortal. Sila ay si Lakanbakod, Lord of Penses, Lakambini, God of Purity, Lakandanum, Ruler of the Waters. Siya ay si Manggekay, the Great Elder. Kilala bilang tagahabi, sinasabing ang kalangitan ang kanyang obra maestra at ang liwanag ng mga bituin ay sanhi ng mga maliliit na butas sa kanyang habi. Pinamunuan niya ang Sansinukob sa loob ng maraming milenya. Siya si Apong Malyari, Goddess of the Moon, Ruler of the 8 Rivers. Mortal na kaaway ni Aring Sinukuan. Siya ang tagabantay ng Mount Pinatubo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat sa panonood.